is one way of bringing back talaga yung action on prime time. Although, alam naman natin na marami na action, pero ito po is very hardcore. So, ano lang yung reaction yun na meron ganong, ano din, kumbaga, hindi naman advocacy, pero project ang GMA na ibalik din ang action on TV. Sir Jim. Siyempre, sa National Star, natutuwa po kami na kahit pa paano, meron po mga action na ginagawa ng serye. Dahil kung tinignan po natin sa mga ibang istasyon, eh drama, karamihan. Ang susunod na programa, same thing, drama. Lipat na lang channel, same thing, drama. So madalang po yung action. So magpapasalamat po kami ng mga ganitong project at napapabilang kami. Sa mga ginawang action ng mga nakaraan, kasama rin po kami ni Gobiar doon po sa Walang Matigas na Pulis. Doon po sa mga pinanggalingan ko sa iyo, action din po yung mga ginawa ko. So, very thankful po. So, hopefully sana mabuhay yung pelikulang Pilipino para yung mga action star mamaya ito pag-uwi. Cinema, a film is very different from television. Because if you watch a full action drama movie, it takes like 1 hour, 30 minutes to 2 hours. In TV, of course, sometimes it's once a week, like Walang Matigas na Pulis. Sa Matrix na Misis, once a week, every Sunday. And hopefully we'll have a second season. Hopefully prime time, Monday to Friday. This teleserie is Monday to Friday, Barbie Sino Ka Man. So it's different, it's very different from, television is very different from movies or film. Kaya mas expensive ang television because you will be doing the same things, the same fight scene, the same gunfight, the same car chases. It's the same thing, it's more expensive on television. Each day costs like, or each episode costs like 2.5 million a day. So mas mahal. But action movie, hindi. When I produce action sa longa, 75 million. Mas mahal ang television eh, pag mas mahaba. Arinaldo costs 155 shorts. Mas mahal ang TV, lalo pag kumita, pag malakas, maraming sponsors. The problem today, we are so much affected with online streaming, which started during the pandemic. Diba? Over the top, it came on top of the line today. We have Netflix, we have Prime, Alibaba, Prime Video, we have QTV, then HBO is also over the top platform. So online streaming. Kumina ang cinemas and film, so a lot of people watch films on their cell phones. So with this modern technology, kumina na ang cinema. Unless you want to watch with Dolby Sound, or you want to watch Tom Cruise in Mission Impossible or Top Gun. Diba? Or Fast and Furious, if you want to all be sound. Pero lahat sa cellphone na nanonood eh. So, iba na ngayon. Viva Films produces one movie a year, one movie a week, di ba? Yung Viva Max. And they produce 85 films a year. So, iba na ang panahon ngayon. Mas mahal ang television. And that's why I'm here. Coincidentally, I have the same manager with David Licauco, Arnold De Cafria. Kaya nandito ako para sumuporta at malalay at payuhan. Because I highly believe that David Licauco, as an action star, can be the next Ace Vergel and the next Rudy Fernandez. No? I highly believe that David Licauco can be the next Ace Vergel or Rudy Fernandez. And I also highly believe that Barbie La Forteza can be the next Nora Aunor or next Vilma Santos. Ano, the new generation. Kasi kami, batang 80s ako eh. Kasabay ko si Jean Garcia, si Paring Jeric, 90s. So kami mga veterano, eh, alam namin, ako 40 years na ako sa industry. Once we see an actor or an actress, nakikita na namin ang potential. If they have the potential to be the next Nora, Vilma, or the next Rudy, Ace Vergel. Ako nandito ko, para supportan si David at si Barbie. Kasi malakas ang kanilang tandem at chemistry. They are the next Nora Tirso. Hindi na mga robot. Thank you po. Maganda mata ni Barbie. Maganda mata ni Barbie. Parang Nora Tirso. Barbie, ano ba na?
So, hingin na natin ang iyong reaction sa sinabi ni Goffy or not. Next, Nora or Vilma, and your love team with David is next. Guy and Kim. Grabe naman po yun. Paano po kasi sa kapito? Naku po, dalawa po yun sa pinaka-iniidolo ko po sa industriya natin. So, siguro po, nagpapasalamat na lang po ako dahil sa isang very iconic actor like Gov na mapansin yung trabaho ko. It is such a fulfilling moment for me. Enough na po yun. Masyado na po mataas ang ano. Miss Nora and Miss Vilma, I'm just very happy na some of our respected actors today ay napapansin ng trabaho natin. Yun na lang po. Maraming salamat po. Thank you po. And then, follow-up question lang, sayang wala si David yung pagbalik niya baka natalit sa answer pa. But, pwedeng pakwento lang ng mga action scenes ninyo kasi yun, nakita namin sa trailer. How do you do it? Kasi, ang hardcore. Secret po. Basta, gusto ko lang pong i-comment ang dedication and effort ni David to pull off his character. Kung hindi po ako nagkakamali, he insisted on attending personal acting workshops, stunt workshop training, yes, which he insisted personally. So, knowing a guy like him na sobrang busy will really make time para mas ma-improve yung craft niya and yung mas ma-pull off na maayos yung character niya sa project na ito. So I'm just so proud of him for doing that. And he's back from the restroom. Okay, pasagutin na natin si David. Sorry naman. Upo ka muna. Doing your action starts. Yes. Kamusta yung ano, yung proseso, and then sabi ni Barbie, you insisted daw talaga on undergoing workshop para maano yung actions. Well, nung sinabi sa full-fledged action series nga siya, well, to be honest with you, sa acting kasi, ang gusto ko yung mga romantic scenes eh. But then, kasi parang nakapagod naman talaga ang production. But then, yung nakilala ko siya na direct Enzo, si Denzel, nakita ko na yung action pala, meron din acting doon. Diba? So, meron din mga nuances doon, parang siya gagawin. And also, like, nung nakatrabaho ko si Gov Ejercito, nakita ko na very passionate din siya sa ginagawa niya. Na, to my thinking, parang, pwede ko pala itong gawin, like not just for this teleserie, but in the coming years, maybe, kung ibigyan ako ng opportunity again. So, and I'm really enjoying doing it, surprisingly. So, yeah. Yeah, and... Ayun, narinig ko na. Pasulit nga po. Sinabi ko kanina, ikaw ang next Rudy Fernandez at Ace Vergel. Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Pinagiting ko or kanina yun. Isa kasi manager na rin. Ako na bukod sa iisa kayo ng manager. Yun na yun. Ayun na talaga yun. Oo, okay. Yun. And your reaction? Well, syempre coming from him, such a huge compliment for me. Yeah, maraming salamat. Tsaka, siguro kasi kung itinan mo siya from the outside, medyo intimidating, pero nagkakantuan kami. Talagang maayos talaga ako sa napaka-humble despite na lahat ng accomplishments sa buhay. Tsaka, thank you. Thank you so much po and congratulations. Thank you, Sir Jimmy. Susunod po, this is a question from Mr. Ronald Gonzalez of PET. Para po